ka nagtitinda na eh. Kasi wala pa akong makain eh. Walang magbigay sa pagkain. Kasi yung mga ang anak ko, binalayat ako ng anak ko yung manugang ko sa Randianerte. Ano ba pangalan ng manugang mo na eh, na salbahe? Eh, that's dito yung pantay. Ah, meron? Apo, dyan po yung ano eh. That's parang naalo ka ni nanay. Yeah. Ano ba tinitinda niya? Tinitinda. Ano tinitinda niya? Tinan natin. Ay, nay, ano tinda mo? Atin na pa. Ano po? Wala po ako kasama sa bahay. Ako lang mag-isa. Ah, kaya ka nagtitinda? Opo. Magkano naman ito na eh? 60 lang po yun. Pati ito 60 rin. 60 isa? Opo. Saan galing to? Sa Cavite po. Nanggagaling ka ng Cavite? Hindi po. Binabagsak nila doon sa Matanyag. Tapos nila muna doon sa kundisak nila. Kasunta doon. Pabalik dito. Ikot dito po para magilinan to. No. Kasi pinalay. Bakit ka nagtitinda na eh? Kasi wala po akong makain eh. Walang magbigay sa pagkain. Kasi yung mga ang anak ko, binalayat ako ng anak ko yung manugang ko sa Randianerte. Ilan taon ka na ba na eh? 75 po. Ha? 75. Ah, 75 ka na. 75 ka na, nagtitinda ka pa. Ilan ba anak mo? Dalawa lang. Asawa, nasaan? Patay na, matagal na. Matagal ka ng patay asawa mo? 1982 pa. Oo. Anong pangalan mo pala, Nay? Alicia Lacson. Taga saan ka po? Bacolod po. Matagal ka na nag-stay dito? Opo. Maliit pa yung anak ko dito na sila na pinakuha ko. Tapos, pagkapatay ng asawa ko, mga 3 years ko, pumunta ako sa Maynila para maghanap buhay, para mabuhay ko ang anak ko. Namasukan lang ako para mabuhay ko yung anak ko. Ah, namasukan ka para mabuhay mo yung anak mo. Tapos, nang lumaki na sila, nakapag-asawa, tinulungan ko sila para sa buhay nila. Ngayon, malaki ng anak nila, ako nila, hindi na nila ako kailangan kasi wala na akong nabigay na ng pira, matanda na ako, hindi na akong magtrabaho. Pinalayas ako ng manugang ko. Ay, bakit ganun? Kasi wala na makuha sa akin eh. O saan ka ngayon natutulog? Yung sa bahay kong maliit lang. Maliit lang, wala kang CR eh. Ganito lang oh. Walang CR, walang lutuan. Bumibili ng pagkain sa labas. So, bawat pag nito na, ilan ang kit ay tubo mo? 20. 20. Ilan ang benta mo isang araw? Tuwing hapon lang dito. Sampo lang. Kasi sampung piraso? Kasi mabigat, hindi ko kaya. So may 200 ka? Opo. Kung lima, 100, di 200. Opo. Araw-araw nakaka 200 ka? Opo. Ngayon, ilan na nabenta mo? Napabago lang akong labas galing doon. Oo. Wala pang binamano, kaya... Ikaw pala sakali magbinamano sa akin eh. Baka mabinas pa kanina. Pero natanong ko lang, Nay. Yung anak mo, babae? Lalaki, babae. So? Ang isa, nasa Bulacan. Nasa Bulacan, yung lalaki. Ang babae sa Balagtas, Bulacan. Mm-hmm. Yung lalaki sa Bulacan, sa DRT. Yung nandito na anak mo? Wala. Nandun sila sa Bulacan? So, ibig sabihin, dati sa Bulacan ka nakatira? Oo, pero pinalis na nila ako. Sino nagpalis, yung anak mong lalaki o anak mong babae? Yung manugang ko at saka yung anak mong lalaki. Kasi yung anak mong lalaki, parang iba yung utak niya. Bakit? Ilan taon na yung anak mong lalaki na eh? 40 plus. Yung babae? 39 ata. 39. Ba't ganun naman ginagawa sa'yo, Nay? Eh, sinasabi ko na nga eh. Kasi ako, sa bahay, malinis ako sa bahay. Ay, tinuruan kong anak ko, ang apo kong maging malinis, magtrabaho malinis. Nay! Masyadong maingay dito, Nay. Ganito, para makatulong ako sa'yo, papakyawin ko yan. Pero gusto ko, okay lang ba? Ikwento mo sa akin ang buhay mo. Kasi curious lang ako, bakit sa edad mong yan, tapos sinasabi mo sa akin na inaaway ka ng anak mo, pero doon tayo sa hindi maingay. Pero bibiling ko yan lahat. Tapos may video ako na eh.
Okay lang, i-upload ko sa YouTube yan. Okay lang? Pag na-video kita, o sige na, isamahan kita. Halika, ako na magbuhat. Dali mo yung takip. Nay, okay lang, idikit ko yung mic. Dikit mo, men. Ako na, Nay. Anong pangalan mo, Nay? Alice po. Nanay Alice, halika, Nay. Dito tayo kasi maingay. Para nagkaintindihan tayo. Dito. Mga kababayan, nandito kami sa... Anong lugar ito, Nay? Anong lugar to? Bikutan. Dito tayo, Nay. Bikutan, mga kababayan. Nasa gilid kami ng highway. Kaya dito, Nay. Okay lang. Umupo ka. Huwag dyan, Nay. Baka magalit sila. Yan. Upo tayo, Nay. Kasi pag sa gilid ng kalsada, mga kababayan, masyadong maingay. Hindi kami nagkakaintindihan ni Nanay. So, gusto ko lang malaman anong nangyari kay Nanay, mga kababayan. Kasi alam nyo naman, si Daddy Frankie, pagka ganitong mga senior na, naaawa talaga ako. So, baka sakali may maitulong si Daddy Frankie. Nay, kumusta ang buhay? Bilang. Nakaginawa na rin kasi dahil sa 200 to ano ko, pag naubos may 200 ako. Ah, maginhawa na pag nakabinta ka ng... Oo, kasi makabili na pagkain ko. Pero pang ano ko, ang 100 yan, isang araw lang yan. Opo. Tapos pag kinabukasan, isang araw naman. Tapos pag wala na yun, pagkahapon, magkuha naman ako ng para maka, ano naman, makakita ng pira. Paano yan, Nay? Kasi ilang taon ka na nga, Nay? 75. Dahil 75 ka na, paano yan pag hindi ka makapagtinda? Paano ang pagkain mo araw-araw? Dasal lang sa Diyos kasi para sa akin, hindi ka naman siguro pabayaan, hindi naman siguro ikaw bigyan ng Diyos na hindi mo kaya. Sabagay, tama ka. Hindi tayo bibigyan ni God ng mga bagay-bagay, mga suliranin na hindi na tayo, hindi natin kayang lagpasan, no? Ayan. Nay, nung maliliit pa sila, siyempre pinalaki mo yung mga anak mo, di ba? Opo. Walang magulang na hindi nagmahal sa anak. Kaano mo kamahal yung mga anak mo during that time, maliliit pa hanggang sa napag-aral mo sila? Ang pagmamahal ko sa kanila, pag umalis ako ng bayo, masukan, maglabandira lang kasi ako eh, nang mamatay ang asawa ko. Opo. Eh parang gusto kong kunin ko sila, ilagay sa bulsa ko para madala ko lang sila. Para sa uras-uras nga lahat, makikita ko sila, nga safety sila. Ganun mo sila kamahal. Tapos kung anong gusto nila, binibigay ko. Pero pag hindi ko kaya, tumahimik lang ko, pero umiiyak ako. Okay. Dahil masama ang loob kong hindi ko magbigay ang gusto nila, ang mga laruan, mga pagkain. Ganun mo talaga kamahal yung mga anak mo. Tapos pag nag-aaral sila, ako nagtitutor sa kanila, tinuruan ko sa mga ganito, ganyan. Galing, napakabait mong nanay. Mabait ako talaga dahil anak ko sila eh. Pero bakit ngayon, Nay? Bakit anong nangyari at sinasabi mong pinapalayas ka, hindi kanila inaalagaan? Sa totoo lang, no, ang manugang ko yung salbay talaga muna, no. Kahit na nga namaapakan kanya, hindi ka na masabi na sorry. Kapag pag nagluto sila ng pagkain, ulam, kumakain sila mag-anak, hindi mo nang sinabihan ng mga anak, oy, puntahan mong lula mo din sa taas, sabihin mo kakain. Ay, hindi. Nang naramdaman ko na gutom na ako, tinignan ko ang oras, alas yun siya, bumaba ako sa baba, dati doon sa ano. O tinignan ko, ay, wala na yung tao dito. Ang nakita ko sa kaldero, paan ng manok, adobo ng mga tatlong piraso, yun ang natira sa akin. Kinain ko na lang yun. Opo. Tapos yung pagkain, ang mga kinainan nila, tambak sa lababo. Tapos gusto nila ako pang maghugas. Eh, nahugasan ko. Pero hindi naman araw-araw ako maghugas. Bigyan ko sila ng leksyon nga para matuto sa trabaho. So, lalo sa paglalabas, sa paglilinis. Kasi paglilinis... Pero Nay, sinubukan mo na bang kausapin yung anak mo na kunin yung kanyang loob? In-explain mo ba? Kasi ikaw mahina na, kailangan, sinabi mo, kailangan mo ang gabay nila? Nakausap mo na ba yung mga anak mo? Alam na yun ang anak ko. Kaya lang anak kong babae, under sa asawa niya. Hindi niya, gusto ng anak ko, nga dyan ako sa bahay na yun. Kaya lang, ang ano ng lalaki, yung manugang ko, pumili ka, nanay mo o kaming pamilya mo. Eh anong sagot ng anak ko ba eh? Kaya nay, ano, sumunod ka na lang. Kaya ayaw ko sabi niya, masira ang pamilya ko dahil sa'yo.
Ganun. Parang napakahirap naman yung sitwasyon mo, Nay. Yung doon sa isa, salbahe yung manugang mo. Tapos yung anak mo, under ng asawa. Parang napakahirap naman ang kalagayan. Hirap talaga yun. Hirap talaga. Kahit mga kamag-anak ko, nahirapan to sa sitwasyon ko. Anong sabi ng kamag-anak ang mga kaibigan ko? Ang ginawa nila sa'yo, sobra pang gagawin nila sa'ya sa kanila. Mm. Oo, tama. Ibig sabihin nun, Nay, kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo tao, anong ginawa mo sa magulang mo, hindi possible na babalik din sa'yo. Kaya masama yan. So, Nay, gaya ng sinabi ko, okay lang i-upload natin tong videong ito, ha? Nasa YouTube. Ano ba pangalan ng manugang mo, Nay, na salbahe? Nagtatrabaho siya sa may Nisle, sa Nisle. Sa Budiga. Ah, Budigero. Nay, baka sakali mapanood niya ito, baka naman na nagkaroon lang kayo ng hindi magandang unawaan. Hindi, matagal na po yun. Hindi. Sa huling pagkakataon, Nay, sa pagkakataon na ito, try mo siyang kausapin, sigurado ako mapapanood niya to para magkabati na kayo. Kahit na magkabati kami siguro, hindi na ako babalik doon sa kanila. Hindi, Nay. Try mo pa rin kasi matanda ka na. O, sige, kausapin mo lang. Kahit anong kayo, pakiusap ko, sinabi ko na nga sa kanila noon, ayaw eh. O, di, sa anak mo na lang, Nay. Yung babae? Oo. Kasi okay mahal ka pa rin naman ngayon. Ako, okay lang yun sa akin, ang anak kong babae. Siyempre, babae siya eh. Opo. O, sige, Nay, kausapin mo yung anak mo. Kung sakaling nandito yung anak mo, anong sasabihin mo sa anak mo, Nay? Sabihin ko, Nak, pakabutihin mo lang ang ginagawa mo sa mga anak mo at turuan mo mabuting mga anak mo at huwag mong sundin ang sinasabi ng asawa mo sa iyo. Dahil alam ko ang asawa ko, mayroon ng orasyon na parang lahat na gusto mo, makusunod nila, mapasunod kayo ng asawa mo. Dahil ang asawa mo, may orasyon yon. Kabisado ko yon. Alam ko na yon, noon pa mismo. Ano yung orasyon, Nay? Ano yung sabi? Halimbawa, ang orasyon na yun, nagsasalita siya ng baliktad ba? Nagdadasal? Mm-mm. Tapos, ang espiritu mo, parang wala ka ng espiritu, susunod na yung, ang halimbawa, sabi ko sa'yo, kunin mo yan, oh. Susunod ka sa sinasabi ko. Oh, parang may gayuma, ganon? Ay ko, basta orasyon ang tawag doon. Sige, Nay. Sana, hiling ko, sana magkabati-bati kayo. Sana, makasama mo yung mga anak mo para hindi ka na araw-araw nagtatrabaho, ano? Hindi na mangyari yun, sir. Nay, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi darating yung time na hindi mo na kaya maghanap buhay. Anak mo pa rin siguro, di ba? Yung hindi talaga ako pabayaan ng anak ko kasi babae siya. Eh. Oh, oh. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang arugay niya kasi babae ko. Babae siya. Kasi ang lalaki... So, ngayon, habang kaya mo pa, sige. Pero mas maganda, ngayon pa lang, nag-uusap na tayo. Ano? Opo. Sige, Nay. Bibigyan kitang pera, ha? Ay, magkano pala ito, Nay? 600 lang to. 600 lahat. Sige, Nay. Ay. Wala palang pera, Nay. Eto, Nay. Dahil matanda ka na. Ilang taong ka na, Nay? Ha? 75. 75. Makulit ako, Nay, no? 600 times 3. 18. Pwede na yun, Nay? Okay na yun. Basta taos puso na binibigay, tanggapin ko. Ano po? Basta taos puso na binibigay, tanggapin ko. Yes po, Nay. Regalo ko sa'yo yan kasi napakabait mong nanay. 1, 2, 3,000 na lang. Ayan, o, bilangin mo, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 3,000. 1, 2, 3, okay. Salamat po. Walang ano man, Nay. Gabayan ka ni God. Opo. Sana magkabati na kayo ng mga anak mo. Sana naman, maawa naman sila sa akin. Huwag lang akong pihin sa bahay kasi kawawa naman ako. Mag nagkasakit ako noong nakaraan, nagkasakit ako. Ako lang, gumagapang ako sa kama ko. Kinukuha ko yung baso at saka tubig. Hindi ko kaya ganun kasi nasa galona lang yun eh. Sabi ko, nagdadasa lang ko sa Diyos na huwag niyo lang pabayaan. Makaya ko nga, hindi ako. Kasi hindi ako makalakad, hindi ako makaalit. Kasi masakit ang loob. Paano ako makapunta sa tindahan, bumili ng pagkain? Sige, Nay,
Kausapin mo yung anak mo, ipaliwanag mo yung nararamdaman mo pag napanood nila, lalambot yung puso nila. Sige na, kausapin mo yung mga anak mo. Mga anak, huwag nyo sana ang pababayaan. Sige na, kung ano yung nararamdaman mo, ilabas mo ngayon. Mga anak, lalo na kayo, Inday Jean, huwag mo sana man ang pabayaan. Dahil darating din ang araw, anak, na magtatanda kayo. Ang marundaman, kung marundaman din ninyo. Ang anak niyo, ang gabay ninyo. Ikaw din ang gabay sa akin. Hindi ako siya nanonokbayin. Hanggang hindi mo ng asawa niyo sa akin na magpalaya sila sa bahay. Parang asin na ako sabi niya. Sige, dumayas ka dito. Pwede ba yun na isang tao? Pagsabihan mo lumayas. Bakit tao? Ano man ako? Hayop ba ako? Napagtabuyan niyo? Hindi ako hayop. Ang lahat-lahat ginawa ko, pagtulong ko yun nyo. Ngayon, malaki ng mga anak nyo, matanda na ako, hindi ko na kaya. O ganun ang gawin nyo sa akin. So, ibig sabihin, nung malilit pa yung anak nila, ikaw nag-aalaga. Oo. Ngayon, ako malaki naging, na sila. Ako ginagawa ilang katulong sa bahay eh. Ngayon, talagang kampana ng mga nanay, no? Okay lang sana, naging katulong ka, pero sana ngayong malalaki na yung mga bata, dapat doon ka pa rin. Sana nga, yun ang gusto ko. Oo. Para kung ano-ano, kung nalulungkot ako, aarugayin ko sila, Laro-laro mo na lang yung bata. Yun, para hindi ako malungkot. Gagawa ka na lang hanggat makaya mo, ano? Yun nga po eh. Sige, di bali na yung mapapanood nila to. Kaya lang yun. Hindi ko talaga mapigilanin ang lagi. Ay, hindi ko talaga tanggap talaga yung pagpalayan sa akin. Pinalayas ka na eh. Hindi ko talaga matanggap. Palayasin nila ako sa bahay. Kaya mo na eh, mapapanood nila to. Baka lalambot yung puso nila, ano? Sige na eh, wag ka. Tigas lang lang. Oo, tigas lang ng puso ng lalaki yun eh. No. Hindi, pag tumanda sila, mararamdaman din nila. Ay, sinasabi ko sa kanila eh. Makaramdam lang sila ng panghihina sa katawan, mararamdaman nila yung kung gaano kahalaga ang ating mga magulang. No? Sige na, huwag kang mawala ng pag-asa. Mga kababayan, mga kabarangay, muli, magpapaalala si Daddy Frankie po sa inyo. Baka mamahalin natin ang ating mga magulang habang may panahon pa, habang nandyan pa sila. Dahil pag wala na ang ating mga magulang, hindi mo na ito maibabalik pa. Baka mamaya, pag wala na sila, kung kailan nawala na sila, saka mo mararamdaman kung gaano kahalaga ang ating mga magulang. Once again, Nay, God bless you more. Sana magkita tayo muli. Ingatan ka ng Panginoon. Sana nakatulong si Daddy Frankie sa'yo sa araw na ito. Maraming salamat po, Nay. God bless po. Thank you. Salamat po, mga kababayan. Maraming salamat. And God bless. Thank you.